Bakit hindi pwedeng uminom ng tubig ang mga baby? Kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV channel. Ang tubig ay buhay at totoo naman, pero may pagkakataon sa bawat tao na ang pag-inom ng tubig ay nakamamatay. Pero paano ito nangyayari? Ang average na healthy adult ay binubuo ng 55 hanggang 60% na tubig. Ang average na baby naman ay binubuo ng mga 75% na tubig. At yun ang dahilan kung bakit hindi dapat uminom ng tubig ang mga baby bago sila mag 6 months old. Hindi pwede ang tubig mula sa gripo, balon o miski bukal. Bawal po talaga ang plain water. Bukod dito, may limit din ang bawat kidneys natin sa dami ng tubig na kaya nilang hawakan. Pag lumagpas ka sa limit na yon, yung sobrang tubig ay babalik sa bloodstream mo, kung saan ito magpapababa ng salt o sodium sa dugo mo. Kapag bumaba ang sodium sa dugo mo sa 0.4 ounces bawat galon, ay nasa panganib ka sa kondisyon na tinatawag na hyponatremia. Nangyayari ito kapag sinubukan ng cells mo na ibalik sa normal ang sodium levels mo sa pamamagitan ng pag-absorb nila sa extra water, at dahil dito, lumulobo sila na parang water balloon at nagiging sanhi ito ng mga komplikasyon tulad ng pagkalito, pagsusuka at pulikat ng kalamnan. Karaniwan na ang hyponatremia sa mga marathon runners na umiinom ng sobrang dami ng tubig sa sandaling panahon lang. At dahil dito, hindi na nagbibigay ng sapat na sodium levels ang katawan mo para i-balance out ang dugo mo. At kung patuloy kang uminom, yung sobrang tubig ay eventually aabot sa cells sa utak mo. At sa puntong ito, napakadelikado na nito at tinatawag na itong water intoxication na nakakaapekto sa maraming tao sa mundo bawat taon. Nangyayari ito kapag lumubo na ang brain cells mo at saka nakakabuo na ito ng pressure sa loob ng iyong ulo, na maaaring magdulot ng seizures, brain damage, at ang worst case ay kamatayan. Pero huwag kang mag-alala, dahil hindi basta-basta mamamatay sa water intoxication ang isang fully grown na tao. Pero bakit? Para mangyari sa iyo ito, kailangan uminom ng isang adult ng 2.5 hanggang 5 gallons bawat ilang oras para marating ang puntong iyon. Pero para sa mga newborns, ibang usapan po ito. Ang kidneys kasi nila ay mga kalahati lang ng laki ng sa adult, kaya hindi sila masyadong makahawak ng tubig. At ilang ounces na tubig ay sapat na para mapahamak sila. Bukod pa rito, hindi pa sapat na developed ang kanilang kidneys para ma-filter ng maayos ang tubig, kaya anumang tubig na pumapasok sa kanilang katawan ay napupunta sa circulatory system, kung saan ito ay nagpapababa ng kanilang dugo at nagtataas ng kanilang water content ng 7 hanggang 8%. Pero hindi lang ang pag-inom ng straight na H2O ang delikado. Sa katunayan, karamihan ng mga kaso ng water intoxication sa newborn ay hindi dahil sa pag-inom ng tubig. Pero saan? Ang madalas na pagkakamali ay sa kapabayaan minsan ng mga magulang, o dinaman kaya ay sa aksidente. Halimbawa, kapag nilulubog ng mga magulang ang kanilang newborn sa swimming pool, at dahil dito ay nakakainom sila ng sobrang dami ng tubig. Kaya naman ngayon, importante na kung ang baby mo ay nagpapakita ng signs ng water intoxication, dalhin mo agad siya sa ospital para mabigyan agad siya ng ilang uri ng fluids tulad ng intravenous saline solution para itaas ang sodium levels ng infant pabalik sa normal. At ngayon, kung may natutunan ka sa video na ito, ay huwag mo naman kalimutang i-share at mag-follow para maging updated ka sa mga ganitong klaseng video. Salamat po.